minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, sa hapong ito, tayong lahat ay nagkatipon sa harapan ng Diyos at ng kapulungang ito upang ipagdiwang at saksihan ang pag-iisang dibdib ni Jesseros at ni Diana Kayabyab sa isang banal at kristyanong kasalan. Ang tipan ng pag-aasawa ay mula sa Panginoon. Ito ay banal at dapat igalang. Kung kaya, ang sino man na nagnanais na gumawa ng tipanang ito ay dapat mag-isip ng mabuti, ng may takot sa Diyos at matinding pananampalataya. Hinihiling ko na ang dalawang nag-iibigan ay lumapit sa aking harapan. Ikaw, Jesseros, tinatanggap mo ba ang babaeng ito, si Diana Kayabyab, upang iyong maging asawa? Ibigin siya ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo. Ikaw ba ay nangako na siya ay iibigin, iingatan, aaliwin, aalagaan sa sakit at kaginhawaan? Yes po, Pastor. Ikaw naman, Diana Kayabyab, tinatanggap mo ba ang lalaking ito, si Jesseros, upang iyong maging asawa? Mahalin siya ayon sa tinakda ng banal na matrimonyo? Siya ba iyong iingatan, aalagaan, aaliwin, kasamahan sa hirap at ginhawa, sakit at kalungkutan? Opo, Pastor. Kung ganon, tayo ay manalangin at hingin ng basbas ng may kapal. Manalangin tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw ang Diyos ng pag-ibig. Ikaw ang aming dakilang manlilikha. Ikaw ang nagtalaga ng pamilya. Sa hapong ito, kami po ay nagagalak sapagkat hindi lamang ito bahagi ng kasaysayan sa buhay ni Jester at ni Diana. Ito, Panginoon, ay simula ng higit pang pagpapala at tagumpay para sa aming dalawang ito na si Diane at si Jester. Alam po namin na ikaw ay higit pang madadakila sa hapong ito sapagkat ang pagsunod sa tipan ng pag-aasawa ay biyayang mula sa iyo. Pagpalain po ninyo kami at kasihan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Kung pag-aasawa po ang pag-uusapan, sa aklat po ng banal na kasulatan ay tunay nga itinuturo at ipinapakita sa atin kung paano po ang asawang lalaki at babae ay dapat pong magkaisa at paghariin ang pagmamahalan. Sa pagkakataong ito, ay nais ko pong basahin mula sa aklat ng mga taga Efeso, chapter 5, verses 21 hanggang 33. Sa pagkakataong ito, hinihiling ko pong tumayo ang bawat isa bilang pagibigay galang sa pagbabasa ng salita ng Panginoon. Mula po sa aklat ng mga taga Efeso, chapter 5, verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa dahil sa takot kay Kristo. Mga asawang babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang asawang lalaki ang ulo ng asawang babae, gaya ni Kristo na ulo ng iglesia, na siya ang tagapagligtas ng katawan. Subalit kung paanong ang iglesia ay nagpapasakop kay Kristo, gayon din ang mga asawang babae sa kanilang asawa. Mga asawang lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ni Kristo na nagmamahal sa iglesia, ibinigay ang kanyang sarili alang-alang sa kanya upang sa kanya at sa kanya'y pagpapakabanalin. Tunay nga na ito ay magiging walang batik o kulubot o anumang dungis. Gayon naman, nararapat ibigin ng asawang lalaki ang kanyang sariling asawa gaya ng pag-ibig sa kanyang sariling katawan. Ang umiibig sa kanyang sariling asawa ay umiibig sa kanyang sarili. Sapagkat walang sino man ang napopuot sa kanyang sariling katawan. Tunay nga po, mga minamahal, dapat pong alagaan ng bawat isa na nag-iirugan ang kanilang pagsasama. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Dahil dito, iiwan ng lalaki ang kanyang magulang at sila ay magsasamang dalawa. Ang hiwagang ito ay dakila, subalit ako ay magsasalita tungkol kay Kristo
at sa iglesia. Gayun din naman, dapat ibigin ng bawat isa sa inyo ang kanyang sariling asawa gaya ng kanyang sarili, at igalang ang babae gaya ng kanyang sarili at pagmamahal ng mag-asawa. Makakaupo na po ang bawat isa. Mga minamahal na kapatid, mula po sa banal na kasulatan, ipinapaunawa po na sa nag-iibigan at sa kagaya po ni Jester at ni Diana, na sa hapong ito ay nagpapahayag ng kanilang pagnanais sa tipan ng pag-aasawa. Tunay nga po tinuturo ng Biblia na ang asawang lalaki ay dapat ibigin ang kanyang asawang babae gaya ng pag-ibig sa kanyang sarili. Gayun din naman, ang asawang babae ay dapat magpasakop sa kanyang asawang lalaki bilang tanda ng kanyang pagsunod sa salita ng Panginoon. Alam po ninyo, isa po ako sa mga labis pong nagagalak sa hapong ito. Sapagkat simula pa lamang po ng aming mga kabataan, ang dalawa pong ito, si Jester at si Diana, ay kasama ko na. At ngayon pa lang po ay nakikita ko na tapat ang Diyos sa buhay po nila. Sapagkat kung paanong 7 taon mahigit na po ang nakakalipas at napag-uusapan po ang tungkol sa pag-aasawa, eh masasabi ko po na tinugon ng Panginoon ang kanilang desire sa isang ganito katagumpay na kasalan. Ganun din naman po, kagaya ng ating nabasa sa talata, na dapat mahalin ang lalaki ang kanyang asawang babae, kagaya ng kanyang pag-ibig sa kanyang sarili. Alam nyo po, nakakatiyak ako na kayang-kaya po ni Jester panindigan ito. Ano po? Alam nyo po, ang pagkakakilala ko sa taong ito ay talagang napakabuti at mabait na tao. Kaya gusto ko po congratulate Tita Josie and Tito Robert sa kanilang pagpapalaki po ng maayos kay Jester. Alam nyo po, baka hindi lang nung iba sa inyo, nung mga young people pa lang kami, si Jester po talagang ito ay makatao at marunong makisama. Kung makikita nyo po yung laman ng backpack niya, hindi po personal hygiene ang laman. Ang laman po ay bigas, Tita Josie, galing sa inyong bigasan. Dahil iasaing niya po doon sa aming fellowship. At hindi lang ho nagtatapos sa bigas, meron po hong mga dilata. Alam niyo po, may pa-soblings pa ho yun. At tinanong ko, alam ba ng nanay mo yan? Sabi niya, hindi Jay, pinalista ko lang to. Alam niyo po, ito pong si Jester. Mga bata pa lang po kami, nakikitaan ko na po na responsable. Ano po? At nakikita niya po kung ano yung mga pangangailangan. Siyempre po, ito po ay tagumpay ng kanyang magulang. Sapagkat kung saan nagmula, di ho ba, nadadala po ng mga anak. Marami pa sana ako gustong ikwento tungkol kay Jester, pero siguro sapat na ho para ipahayag sa bawat isa na hindi ho nagkamali si Dayan sa lalaking kanyang pakakasalan. Ano po? And also, gusto ko rin po congratulate si Diana, sapagkat alam niyo po, higit 7 taon na po nakakalipas at pinag-uusapan ho namin ang gantong mga pangyayari sa buhay, talagang kitang-kita ko po, naabot niya ho yung kanyang pangarap. Ano po? At ganun din po, si Diana po ay sobrang kapagmahal na kapatid at anak sa kanyang mga magulang. Talagang nakita ko po na sinikap niya na abutin yung goal niya. At ngayon pong araw na ito, kanya pong napagtagumpayan. Ano po? Kaya batid ko po na ang dalawang ito, maganda po ang magiging pagsasama, at tiyak po ako, higit pang pagpapala ang ipaparanas ng Panginoon. Ano po? Kaya alam nyo, para sa mga single, mga kabataang narito, at sa mga magkabiyak, mga mag-asawa na narito, napakasarap po na maging ehemplo kung paanong tinuturo po ng Biblia na ang pag-aasawa ay sagrado at ang pinag-isa ng Diyos ay hindi dapat paghiwalayin ninuman. Tunay nga po na sa isang mag-asawa, maganda pong naipapakita ang pagsunod sa mga sinumpaan. At sa hapong ito, mapalad po tayo dahil saksi ang bawat isa sa pag-iisang dibdib ni Jester at
ni Diana. Alam niyo po, mahalaga ang pahintulot ng magulang. At nakita ko po na ang mga magulang po ni Jester at ni Diana ay sobrang supportive po sa kanila. Sa pangalan ng ating Panginoon Diyos, tinatanggap kita, Diana Cayabyab, upang aking maging asawa, makasama at mahawakan mula sa araw na ito at magpakailanman sa hirap at sa ginhawa, sa kahirapan at sa kasaganahan, sa sakit at sa kalusugan, upang mahalin at ingatan ka hanggang sa tayo'y maghiwalay ng kamatay. Kaling sunod sa banal na kautusan ng Diyos, ito ay ang aking taus-puso pangako sa iyo. Sa pangalan ng ating Panginoong Diyos, tinatanggap kita, Jester Ross, upang maging aking asawa, upang makasama at hawakan ka mula sa araw na ito at magpakailanman sa hirap at ginhawa, sa kahirapan at kasaganaan, sa sakit at kalusugan, upang mahalin, ingatan ka hanggang sa tayo'y paghiwalay ng kamatayan, alinsunod sa banal na kautusan ng Diyos. Ito ang aking taus-pusong pangako sa iyo. Diana Cayabyab, binibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Magpapakasal ako sa iyo sa pangalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Jester Ross, ibinibigay ko sa iyo ang singsing na ito bilang tanda ng aking dalisay na pag-ibig sa iyo. Nagpapakasal ako sa iyo sa ngalan ng Ama, ng Anak, at Espiritu Santo. Mga kapatid, ang belo ay sagisag ng pagiging isa ng dalawa sa pagbuo ng isang pamilya. Inilarawan din ito ang bukal sa loob na pagpapasakop ng babae sa kanyang asawang lalaki, sapagkat sila o siya ang ulo ng kanyang bubuing pamilya. Ang lalaki na ang magtatanggol at mag-iingat sa kanyang asawang babae. Mga kapatid, ang kordon ay sagisag ng isang relasyong walang patid tulad ng isang matibay na kordon na hindi napapatid. Ito ang simbolo ng inyong pangakong magmamahalan magpakilanman bilang mag-asawa. Sa lahat. Mantig. Actually, hindi ko na kailangan ito. Kasi sabi ko na ang puso ko. Hindi, ko lang sa ulo ko na. Sa ulo ko na. Hindi, sa ulo lang po, hindi po namin napagandaan ito. So, sasabihin ko na lang kung ano yung, alam yung maayos. Alam ko nung una pala tayo magkita, year 2010 yun. Alam ko nang may crush ka sa akin.
Totoo po yun. Totoo po yun. Hindi ko na alam. Para kasing nasaktan ako noon kasi turing ko sa'yo kaibigan pero iba pala ang turing mo sa'kin. So, nangako akong mamahalin kita habang buhay. Kahit anuman mangyari. Kahit basta. kumulubot yung mukha mo. Yung kamay mo. Yung binti mo. Yung basta. Yan naman. Yan na pagandaan to. Basta, nangangako akong mamahalin kita habang buhay. Pangalawa na yun. Pangalawang bigas ko na yun. Wala na akong maisip eh. Basta, mahal na mahal kita. Yun naman. Una sa lahat, syempre nagpapasalamat ako sa Lord kasi ikaw yung binigay niya para sa akin. Tsaka, para sa'yo, Han, nangangako ako na mamahalin kita habang buhay. At tsaka, kahit makakalimutin ka, mainitin yung ulo mo, naiksi yung pasensya mo. Tanggap ko yun, syempre, kasi mahal kita. At ayun, mahal na mahal kita. Mamahalin kita habang buhay. Pangako.
Chester, no? Ngayon ang narinig ko sinasabi niya, basta, no? Kaya ba sabi ko eh, basta. Basta Jess, no? Ano mga anak ko, ano? Alam ko naman na kilala ko ng anak ko simula pagkabata, no? Na kung paano rin siya magmahal. Kaya, mamahalin ka niya. Niniwala ako na haba at ang tagalang niya magkasama. Kung paano na naging halimbawa na kami ay tumagal na kanyang mama, no? Na 26 years na kadaya, no? 26 years na kami nagkasama na kailan kami. Ayun, no? Kaya ang pangako ko lang, kung paano pasensya ako sa asawa ko, no? Sana gabi mo sa anak ko, no? Ayun, gano'n, no? Ayun, tuturuan kita. Pagka alam mo namang medyo mitampo yung babae, no? Anak ko. Siguro mas maganda. Ako, tahimik na lang ako eh. Ganda lang gawin natin. Ngayon ang payo ko sa'yo, no? Kasi pagkakalas kasi ang mama niya, tahimik na lang ako. Ngayon ang payo ko sa'yo, no? Ngayon natin pagka may kailangan, no? O kaya nag-alambing, no? Alam na natin ang ibig sabihin, no? Kaya, ang hangat ko lang sa inyo mag-imalik at kasama nyo. At pinabasbasan ko, no? Sa, abang ng Diyos, no? Turong Panginoon na bitin kayo ang pagkapala sa inyo, no? Inagawad ang pagkapala para sa inyo sa tumari, Panginoon. Kaya purihin na rin Panginoon at masaya at patagumpay, no? Ang araw na ito sa inyo bilang mag-asawa na, no? Kaya yun naman sabi ko magmahal ng kayo. Sabi ko lang sa inyo mag-asawa, magkaapo na agad ako. Kasi basta magkapo agad. Maski wala dito, daddy mo, salamat. At natapos natin, no? Matatapos natin ang date na ito. Basta dayan, nga, sabi nga, masaya siya lang sa anak ko kasi minsan init din ang ulo. Pero napakabait niyan. Napakabait ng puso niya. Tahimik na rin po ako. Gagayahin ko po kayo. Mamaya na lang po, kausapin ko po kayo. Papatulo ako. Kung ano pong mga dapat gawin. Kasi, basta po. mamaling po ang akong buhay. Salamat. Sa nanay po ni Jester, salamat din po sa pang-unawa nyo kasi itong mga nakaraang araw, alam ko po medyo nahirapan tayo sa preparation nito kasi kararating niya lang. Salamat po sa pang-unawa nyo at pangako ko po na mamahalin ko po habang buhay yung anak. Salamat din. Thank you. Standing in a crowded room and I can't see her face. Put your arms around me, tell me everything's okay. In my mind I'm running round a cold and empty space. Just put your arms around me, tell me everything's okay. Cause I don't wanna
so please don't make me wait. Cause I don't wanna break, no, I don't wanna fall. When you're next to me, content, I'm not afraid to be. You don't make me wait. Congratulations, guys. So, oh man. So for you guys, I'm pretty sure magiging sobrang masaya ang marriage life nyo. So konti naman namin magkakaibigan at kahit hindi kayo showy, ramdam ko na mahal na mahal nyo isa't isa. So for you, Diane, you're such a wonderful person. You manage your relationship very well, even though sobrang malayo ko isa't isa. Sure ako na mapapasya ka ni Jess everyday kasi nakita naman natin sobrang malakas ang sense of humor niya dati. And sobrang swerte din ni Jess sa'yo. Ewan ko lang ako swerte. Dahil yung tabira. So, you Jess sir, make sure na alagaan mo buti sa'yan. Always be happy. Sobrang bait ng tao. So, naalala ko before, nung naliligaw ka pala kay, naliligaw pala si Gaskita yan, minsan nagkukwento sa akin na yan. Nakikita ko talaga sa mata niya na masayang masaya at galak na galak siya pag nagkukwento sa akin. So, yeah. So, sana walang magbago sa inyo yung pagmamahal sa isa't isa hanggang forever. Congratulations, guys. The couple didn't want you to stay, right? So this is not scripted. Would you like to sit here? Right. Hello, Derwin. Would you like to say good evening to everyone? Yeah. Good evening, everyone. Okay, Derwin, you'll never know. Next year, we'll be gathered here again at Truist Pavilion to celebrate another wedding. You'll never know, okay? Right. We will find the woman of your life, possibly tonight. So calling all single ladies. Hello, ma'am. Good evening. Your name, please, and what are you looking for? Hannah po. Hannah, and what are you looking for, Hannah? Responsable. Okay. Derwin, responsable ka ba? Next, please. Thank you very much. Next, please.
Hazel po. Hazel. Romantic. And, oh, romantic ba? Dance. Come on. Dance. Come on, ladies. Dance. You're, oh, look at Asia. She's dancing. Come on, dance. 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 Come on. Keep dancing. Keep dancing. Keep dancing up. You are now safe. Thank you for joining. And there you go. We have five beautiful ladies remaining. Ladies, one step away from Derwin. One step away. Derwin, kamusta tayo? Okay, no, okay pa naman. Okay, there you go. In 3, 2, 1, DJ music, please! Dance! 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 Hey! You are now safe. Thank you for joining. There you go. Here we go. DJ, music, please. Hey, dance. 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 Oh, you are now safe. We have three beautiful ladies remaining. DJ, music, please. Music, please. Dance. Here we go, dance! Hey! Come on! Dance, ladies, dance, dance, dance! There you go, you are now safe. Thank you for joining. Shall we have... We have the last two ladies! We'll see who's gonna win! And who's gonna be our lady of the night! The lady of the night, we have the last two. DJ, music, please! Ladies, bawal magkasabay. Oh! We have finally our winner! We have AJ! AJ, we have a new couple! How about a big round of applause for our, but a big round of applause for Derwin! And everyone is enjoying and having a good time. Here we go. DJ music, please. There you go. 3, 2, 1, go. Okay, taas natin yung skirt mo konti. AJ, is that okay, AJ? Right? Here we go! Knee pin, right? In 3, 2, 1, and go! Fire! Fire! You can hold it right! Oops! Okay, he got it right. Do not remove your blindfold. Ano masasabi mo, Derwin? Mabalahi mo ba? Medyo nagmamadali si AJ kaya nahihira kapag siya, pasensya na, okay? AJ, how about isang beso-beso naman dyan, okay? Derwin, do not remove your blindfold unless I can. Kiss me, I'll be little by midnight. How about a hug? How about a hug? Derwin, hug mo naman, Derwin! Come on! Derwin, mas tunay mo makikita ang kagandahan ni AJ, right? Derwin, at the count of 3, not yet. Okay, ngayon, ang lapit na ng mukha niya sa bawat isa. You will see her beautiful face, right? You will see her beautiful face. At the count of 3, you will remove your blindfolds. AJ, would you like to come closer? Just closer. Really, really, just a bit close. Just a bit close. Here we go. Look at each other. In 3, 2, 1. And hey, I'm being good! Hey, thank you for being sports! Right. Na maging successful ang buhay nyo, magkaroon kayo ng mga supling, at saka maghintay konti si Diane dahil medyo
Medyo 2 years pa yata bago ka madala ni Jester. Yun lang. Ang hangat ko lang sa inyo, no? Maging masaya kayo sa inyong pag-asama. At liyan nyo na maging ito kayo, no? Sa mga iba pang mga kabataan na nagka-plano rin magpakasal kagaya nyo, no? Na ipakita nyo sa mga katulad nyo, ang kabataan, na kung ano yung naging sentro sa inyo, no? Kung sino yung naging sentro sa inyo, kundi ang Panginoon, no? Na kaya naging matagumpay yung araw na ito. Kaya ang hangat ko lang, ang dalangin ko ay patuloy na tumaba o tumagal ang iyong pag-asama, maging maligaya kayo, no? At pagkalubang kayo ng Panginoon ng maraming anak. Na, kung kami na, kung ang kayo magkakapatid ay na 5, no? Siguro okay lang, miski kita niyo pa yung 5, no? The more the merrier. Kung ano yung kalubang ng Panginoon na ibigay sa inyo, no? Ilan mga anak yung kalubang sa inyo, yun po salamatan natin, no? Basta masaya ako para sa inyo bilang ama, ano? Dito yan na, basta masabi ko lang, Jester, no? Mahalin mo anak ko. At mamahalin ka ng anak ko, no? Hahaba yung tatagal ang pag-asama nyo. Basta ang paghariin nyo lang sa basta maging sentro lang ng pag-asama nyo ang Panginoon, no? At di ba sa Bible, nervous tuloy ako, no? Sabi nga doon sa 1 Corinthians, ha? Chapter 13, yung ang pag-ibig, di ba? Ang pag-ibig ay, ano, diyan? Hindi mapagmataas, di ba? Hindi magaspang pag-ugali, di ba? At ang pag-ibig ay, ano pa? Hindi makasarili, parang gano'n, di ba? Ano? Sabi nga, kung ang, hirap, may nervous eh, no? Nagkaroon ng nervous, no? Kailangan, no? Basta maghari sa inyo ang presensya ng Panginoon, no? Ang pag-ibig, ang paghari nyo sa inyong pagsasama. Sapagkat, ang sabi nga, ang pag-asa, no? At ano pa? Sige lang. Ano ba nagkaroon ng nervous dyan? Okay lang. Okay lang, sige. Basta yun lang, maging sentro nyo ng Panginoon sa inyong buhay, no? Yun ang payo sa inyo. At basta huwag kayo makakalimot sa Panginoon. Ingatan kayo ng Panginoon, no? Kahit saan man kayo dalhin ng inyong mga paa, no? Ang masasabi ko na sa inyo, patuloy ko kayong papanalangin, no? Na maging maligaya kayo sa inyong pag-asama. Sila. Nangangako ko habang buhay, kitang mamahalin kahit ano mang mangyari. Sa harap ng Diyos, nangangako kong mamahalin kita. Kahit ano mang mangyari. Kahit kumulubot man yung mukha mo, kahit lumaki ka pa. Kahit na basta, mahal na mahal kita. I love you. Sa lahat, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi ikaw yung binigay niya para sa akin. Han, kahit mainitin yung ulo mo, kahit makakalimutin ka, tatanggapin ko lahat yun kasi mahal kita. Pangako, mamahalin kita habang buhay. Mahal na mahal kita.